Magandang buhay mga bro and sis. Nandito na naman po kami sa mga tao, sa mga bago pa lang po dito bumisita sa YouTube channel namin. Kami po ang Familia na Basilia. Kami po, itong channel to po, pinag-uusapan po natin dito is about life namin dito sa Winnipeg, Canada po. Kami po ay galing po sa bansang UAE, sa City of Abu Dhabi po. So, we just landed last October 2019. And ever since po na dumating po kami, na gumawa kami ng vlog, and you can check all our videos po sa aming YouTube channel. Doon po yung mga first time na first week po namin dito sa Winnipeg, hanggang sa naka-adjust kami, hanggang sa nakapagtrabaho po kami, nandoon po lahat po ng videos po nyo, and paano po kami nakarating po dito. Now, speaking of paano kami nakarating dito, marami po yung nagtanong ever since na ginawa yung for the first vlog po namin na ginawa namin sa Abu Dhabi. May mga nagtanong na talaga kung ano yung naging timeline namin, o yung tinatawag na yung from the very start na nag-start kami ng pag-apply at hanggang sa naka-receive kami ng permanent resident dito sa Canada po. So ngayon, sa wakas, nagkaroon kami ng time na gawin siya, and nilista po namin, chine-clean namin mga Facebook post po namin para maging accurate po yung timeline po namin kung kailan kami nag-start ng pag-apply po dito sa Canada po. So ngayon, pag-uusapan po natin ngayon yung timeline po, and sana po makatulong po ito sa inyo para ma-inspire po kayo na sa mga matagal na naghihintay na sana makareceive, madraw na yung kanilang application. Huwag kayong mag-alala. Pray lang po and makukuha po, marireceive po ninyo yung makaka-receive rin po kayo na invitation to apply. So bago po yan, dating gawi, intro mo po tayo. Yun! Okay. So mag-start po tayo sa kung kailan kami nag-start kami sa nagplano po kami actually nung buntis pa yung asawa ko to our eldest daughter. So we biglang naisip lang ng namin mag-asawa na puro na lang tayo plano, puro na lang ganito ang plano natin, pero wala naman kaming ginagawang move. And at the same time, my brother na which is dito kami nakatira ngayon pansamantala, is kinukulit na kami na mag-apply kami. And then, kasi wala kaming idea kung paano kami magsisimula, wala kaming idea kung ano yung mga documents na kailangan, ano yung mga first step, whatever po na ano, clueless po kami. So sa mga kagaya namin, naranasan po namin before, which is we recommend to, nirecommend po namin yung mga walang idea kung ano yung mga dapat gawin, which is kami kasi dumaan kami through agency po. Yun yung sa Abu Dhabi po. Sila po yung tumulong sa amin. Ilalagay na lang namin sa link ng aming YouTube channel ng video na to, kung kailasang ano yung website po nila and yung Facebook page po nila. So pero kung gusto nyo naman mag DIY or do it yourself, pwede rin po naman po ninyong gawin po yon. I-check nyo lang yung official website po ng Canada, www.cic. Basta check nyo na lang doon, so i-google nyo na lang po, nakalimutan ko lang yung website. Basta check nyo lang po yan, may mga step by step rin po doon. And bakit nagano kami, kasi syempre karamihan kasi minsan medyo complicated po yung website eh. Minsan ang hirap intindihin, or minsan kasi mas maganda yung may nag-guide sa inyo. So
that's the reason rin po kung bakit ginawa namin yung channel nito is to those na gusto mag-DIY, i-check nyo po yung vlog number 1 po namin na doon po yung kung paano mag-DIY po. So i-check nyo lang yung vlog number 1 po namin. And nadudong po yung in detail. Sorry, vlog number 2 pala. Parang nadudong po yung detail po kung paano naman po pag DIY po kayo, ano yung mga first step na gagawin po ninyo. Now, simulan po natin. Nag-start po kami ng pag-usapan natin yung timeline. Nag-start po kami ng application through agency po is last May 2017 po. Okay? Take note mo. Nasa almost mid of 2017 po na nag-start po kami ng nag-inquire sa agency po. So check po yung ano yung magiging points, anong possibilities, ilan makukuha ng points namin, profession namin, yung anong kailangan na IELTS score namin. The good thing sa agency po namin, binigyan kami ng option to apply both of us. So, mauna po, sino po yung mas mataas yung score, which is yun ang magiging primary. But we decided na mas in demand kasi yung profession ng asawa ko. So, yung asawa ko yung ginawang primary applicant. Pag primary applicant po kayo, siya lang yung kukuha ng IELTS. Now, may option lang na kumuha ka ng IELTS kung kailangan mo ng mas mataas pang score. Okay? So, because yan nga yung ginawa namin, so buntis yung asawa ko that time. So, siya muna yung ginawang primary kasi yung NOC niya is as a accountant. As accountant is mas in demand dito sa pag-provincial nominee. So, siya yung ginawa as per advice ng aming agency. Now, kumuha ng exam yung asawa ko last September 2017. A month before siyang manganak. Kita mo kung gaano kahirap yun. Pero, kinuha na siya. Kasi, from yung package kasi ng agency na ginawa, yung kinuhaan po namin is the good thing is may libre ng coaching sa IELTS. Karamihan kasi sa mga agency sa Abu Dhabi, pag nagbayad ka, do it yourself na. Kung gusto mong mag self-study ng IELTS, gagawin mo yun. Or kung gusto mong mag-training center para mag-review, magbabayad ka na extra. The good thing for the agency po na libre pa yung coaching. So, every 2 weeks kasi yung agency po namin pupunta ng Abu Dhabi to check us at nagkakaroon rin sila ng seminar for those gusto mag-apply po. So, nakipag-meet up po kami pwede rin Skype po. So, nag-guide po kami dalawa. Kahit yung asawa ko yung primary, sumasama na rin po ako na mag-practice ng IELTS kasi in case na kakailangan na kumuha ko ng exam, dapat ready na rin po ako. So, September 2017, nag-start po kumuha ng exam yung asawa ko. And then, after a month, naka-receive po siya ng result. And then, CLB 8 ang score ng asawa ko. So, which is good sa score na yon. And then, January 2018, naglag na kami for expression of interest for provincial nominee. So, with the span of months, naglag na kami agad. Sabi ng ano namin, so total, nadudo na yung result ng IELTS namin. Then, naglag na po kami. So, April 2018, which is after a few months, naglag na rin po kami for, nag-submit na rin kami for the express entry po. Yes. So, April 2018, nag-log for express entry. Nag-submit na kami for the express entry po siya. Then, April, May. After 2 months, nagulat kami at na-draw agad kami. July 2018, na-draw agad kami for provincial nominee.
So for after 2 months, biglang na-draw kami. Kahit kami, nabigla rin kami, sobrang bilis. And we're so happy na after 2 months, na-draw agad kami. So July 2018. And then pag kasing na-draw ka, kailangan makapag-submit ka na agad ng documents. The good thing, advice ko lang po, pag nag-start na kasi kayo mag-apply o nagkaroon kayo ng interest to apply for Canada, and of course, number one na kasing iisipin niyo is yung show money. So what we did is, nag-separate na kami, may dalawa naman kaming account, so nag-separate na po kami na yung sweldo ng asawa ko hindi nagagalawin, and yung sweldo ko, yun na lang yung parang everyday gagastusin po namin. So para nag-i-start na kami doon, para nakikita na yung nag-i-start na yung ipon namin na doon lang yung sa bangko. So kasi magiging questionable kasi kung bigla na pag hiningan na kayo ng bank statement, which is isang nadudun agad yung isang deposit o agad na amount is ganito agad, which is baka questioning kami. So ang ginawa namin, hindi lang gumagalaw yung account ng asawa ko kasi yun yung doon lagi yung pupasok yung sweldo po niya. So para kung sakasakaling ma-draw kami at kailangan ng documents, at least nakita na, okay, may perang pumapasok dito sa aplikanteng ito. So, balik po tayo. August 2018, nag-submit na kami ng required documents, whatever, certification, transfer book records, everything na required documents po na kailangan po for the provincial nominee po is binigay na po namin. And then, after a few months po, so nag-submit kami ng August 2018, December 2018, in the same year po, tinawagan na po yung sponsor o tinawagan na yung kapatid ko dito sa Canada po. So, tinanong lang kung kilala mo to or parang binerify lang kung sakasakali ba daw na dito ba sila, dito ba kami titira sa once na nag-land po kami dito. So it was December 2018 po na tinawagin yung kapatid ko. Now, January 2019, a month after, naka-receive na kami ng nomination for provincial nomination na po. Na-receive na po namin ng provincial nomination. Yung sinasabi ko po kanina na nag-lag, expression of interest pa lang po yun. Kumbaga nag-submit pa lang po kayo na interesado kayo dito sa province nito, sa Manitoba, which is, it was January 2018. So yung January 2019, naka-receive na kami ng provincial nomination po. Okay? After a few weeks, January 30 po, 2019, na-imbitahan na po kami na naka-receive na kami ng invitation to apply or ITA for express entry. Ang bilis no, di ba? Parang kaka-receive lang po namin and then kasi pag na-ano ka niyan, automatic may 600 points ka na po. So naka-receive agad kami for invitation to apply for the express entry. Pag nakaganon po kasi kayo, automatic may 600 points na madadagdag sa inyong doon sa mismong points po ninyo. And then March 2019, nag-start na po kami mag medical. Actually dapat nung February po siya, after a month, pero ang suggestion lang ng agency, gawin na lang medyo pahuli ng buwan or first week of March nila kayo magpa-medical. Baka kasi yung validity na medical po. So, sabi niya, wag niyo agad kayo magpa-medical. So, sabi nila, mga end of February o first week. So, we decided, sige, pahinga muna kami ng February, which is pwede naman kasi talaga. Pero, ginawa namin, nagpa-medical na lang kami ng first week of March. So, it was March 2019 po. And then, medyo matagal kasi yung paghihintay po ng result po niyan kasi
automatic yung whatever result na ginawa po namin, which is ginawa po namin sa Dubai, direkta na yun sa Canadian Embassy or sa Government of Canada. So, May 1, 2019, na-receive na rin po namin yung medical result. So, ibig sabihin, na-submit na po nila, then na-receive na rin po namin na perfect kami to go here sa Canada po. Then, May 5, after 4 days po, nag-biometrics na kami. So, we went to VFS. So, itong ano nito, office nito is for sila yung nag-ask us whatever na pong Western or European countries na pumuntahan mo. Parang dun yata lahat pumupunta. So, pumunta kami doon sa VFS, which is in Abu Dhabi, for biometrics. So, pero ang binabiometric lang, kami lang. Yung mga bata, hindi kasama yung mga anak ko po. And then, after a month, June 11, 2019, na-receive po namin na kailang passport request na po. So, sunod-sunod na po yun. Nag-passport request, so nag-request po ako ng, of course, nirequest ko sa company yung passport to release, and then yung sa wife ko naman, and then pinadala po namin through, bumalik lang kami sa VFS para doon po i-submit ang, pinadala pa lang namin through, I think, DHL, something po, na direkta. Hindi kasi ikaw pwedeng, pag naka-receive ko ng passport, guys, hindi ka pwedeng dumirekta sa Canadian Embassy para ibigay sa kanila. Hindi, kahit gaano pa kalapit yung kung isang block lang or walking distance yung Canadian Embassy, i-DHL mo siya. Hindi inaallow yung personal na pupunta ka doon. So, DHL po namin yung passport namin to Canadian Embassy po. And then, July 2019 po, and finally, na-receive po namin ang aming PR o yung stamp sa passport na pwede na kami lumipad ng Canada. Yes. So, kung i-anong po natin yung timeline po namin, umabot lang kami ng almost 1.5 years until na nakapunta po dito. So, nag-decide lang kami, ang ginawa lang namin is after na-receive po namin lahat ng visa, so parang nasa clouding pa kami na hindi rin kami makapaniwala. Kasi hindi rin po namin na-expect na marireceive agad po namin yung nomination and makaka-receive na rin kami ng PR last year. Kasi we thought, kasi rinig namin na it will take years or 2 years, 3 years na naririnig pa kami ng mga maabot pa ng 4 years or 3 years po bago po makapag-PR. So, kami akala namin, ganun rin mangyayari sa amin. Pero thank God po, na-receive po agad po namin. So, yung na-receive po namin yung PR po namin, nag-decide kami mag-vacation muna sa Pilipinas last August 2019. And, kasi balak namin doon kami manggagaling sa Abu Dhabi instead of manggagaling sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas, magpipidos pa o whatever na ano, so gusto namin direkta na agad doon. So nag-vacation muna kami for full month of August sa Pilipinas, and that time rin naman kasi umuwi rin yung mga kapatid ko from same rin sa Abu Dhabi and yung brother ko po from Canada, so nagka-reunion yung kami. And that, nag-enjoy po na kami, and then pagbalik namin ng September, nag 1 month notice na ako sa company, the same time red with my wife, kasi kailangan pa namin isettle yung flat namin, yung mga nagre-rent some flat po namin, bebenta yung sasakyan, so marami pa kaming dapat askasuhin. So pagbalik namin sa Abu Dhabi, yun po yung inasikaso po namin. Kasi hindi madali, kasi i-dispose mo lahat ng gamit namin, pamimigay or papadala yung iba sa Pilipinas. Yun po yung timeline po namin. Sa mga gustong mag-DIY, I recommend. I don't
kung saan po kayo mas makakatipid or mas convenient po sa inyo, okay po yon. Kung gusto nyo mag-agency, okay rin po siya, mas relax po siya at least may mag-guide po sa inyo, but you have to be very careful rin po sa pagpili ng agency or choose the agency na in-applyan po namin. We highly recommended karamihan sa mga ka-bro and ka-sis po namin sa community, kami ang nag-recommend po niyon. And some of my mga na-recommend po namin ay na-draw na rin po, nagpasa na rin po sila ng mga documents and waiting for the nomination or makareceive ng PR po. Pero ang ano ko lang po, ang approve o yung draw ng application po ninyo ay hindi nakadepende sa agency or regardless kung nag-DIY ka o nag-agency ka. Yan po ay depende sa qualification po ninyo na or NOC or yung sa profession po ninyo kung hindi man ba dito sa Manitoba or anywhere in Canada po. So, yun po. Finally po na share na po namin yung timeline po namin, and I hope na-inspire po kayo. Don't give up. Yun lang po yun. Don't give up. Yes, kung napasin nyo, biglang nawala yung cup ko. Bigla kasi pong during may conversation, bigla pong nalobat po yung camera. So, umintay ko pa muna, nag-charge muna po muna ako bago ulit nag-vlog ulit. So, yun po. Sa, I hope po nagustuhan po nyo yung vlog na to. Vlog na to para ginawa. At finally, nagawa na po namin yung matagal na lagi namin binabanggit na i-vlog po namin yung timeline po namin. I hope ma-inspire kayo kasi ganun rin po yung pakiramdam po namin habang nasa application pa po kami, nag-search kami sa YouTube, pinapanood ng karamihan sa mga nagbo-vlog rin po na nandito. So, huwag lang kayong mag-give up, keep on praying na maraming opportunities po dito, and I hope makita-kita po tayo dito sa Winnipeg or anywhere in Canada po, at sana ma-inspiring po kayo. Kung gusto niyo pong panoodin yung iba po namin mga videos, please don't forget to subscribe, click the notification button po sa bandang kanan or kaliwa po ninyo, para lagi kayong nanonotify na may bago kaming mga videos or vlogs. And then, meron na rin kaming official Facebook page na pwede nyo rin i-like kung sakasakaling hindi kayo lagi nag-YouTube and then biglang mag-pop up na meron kaming bagong video. And manonotify rin kayo through our official Facebook page. So, dito lang sa baba ang aming official Facebook page, which is Familia na Basilio po. Yun po. So, muli po, maraming salamat po sa mga nag-subscribe, sa mga nanood, sa mga nag-private, nag-PM, nag-message po, nag-suggestion. Maraming pong salamat po sa inyo. Sa mga message po ninyo and sa mga views po ninyo, na-inspire po kami ng gumawa pa po ng more videos pa po para sa mga taong nag-apply pa rin po ng nangarap na makapunta po dito sa Canada po. So muli po, maraming pong salamat, and keep on praying. Adya lang at makakarating rin po kayo dito. Muli po, maraming pong salamat, and see you on the next vlog. Bye!